Tadyahal, everyone! Ang sarap kumain ng shabu-shabu, no? Pero minsan ba naisip mo, saan kaya galing yung pagkain na ito? Bakit kaya siya tinawag niya shabu-shabu? Nakaka-addict ba siya or what? Tapos may isip mo, bakit kaya siya nakalagay sa hotpot? Sino kaya nakadiscover nito? Alam mo, minsan ba may isip mo yun habang kumakain ka? Eh ako kasi masyado akong curious sa lahat ng bagay, kaya kumuha ako ng research about sa pagkain na to, and then, let's find out! Ang dish na ito, o ang tinatawag nilang shabu-shabu, ay popular na pagkain galing sa bansang Japan. Na ito ay galing sa Japanese onomatopoeia shabu-shabu, o sa English ay swish-wish. Kumbaga, iswish-wish mo ang hawak mong karne sa kumukulong tubig, at palalangoyin mo lang siya hawak ang chopsticks ng 10 minuto. Upang hindi ma-overcook ang karne. Kahanda nito, unang ilalagay ang broth o pinagkulo ang karne. Pero ang authentic na pinagmulan nito, libu-libong taon nang nakakalipas sa bansang Japan, ginagamitan nila ito ng dashi stocks o yung pinagkulaan ng dried kelp at bonito fish flakes. Nagkakaroon ito ng lasang parang panglamang dagat. Sa ngayon, ginagamitan na ang shabu-shabu sa iba't ibang klase ng broth. Maaaring gamitan ng broth ng manok, baka, aboy o iba pa. Sa pagkain nito, inaayos muna ang pagkakasalansan ng lahat. Unang inaayos ang broth, kapares ang white rice at iba't ibang klase ng sausawan. At higit sa lahat ang chopsticks na gagamitin sa paglalagay ng iba't ibang sangkap papunta sa kumukulong sabaw. Ang paraan ng pagkain ng shabu-shabu, noon din akala ko, basta mo lang ilalagay yung mga sangkap sa kumukulong sabaw tapos okay na. Pero ang tama palang pagkain nito ay ganito. Ilalagay ang gulay para magkaroon ang sabaw ng mushroom flavor. Sumunod ang karne. Hawak-hawak ang chopstick, 10 minuto mo lamang siyang isuswish-wish upang hindi siya ma-overcook. At pwede mo na siyang kainin. Pwede mo rin isausaw ang karne sa sausawan, maaari din ang gulay kung gusto mo. Pagkatapos ay pwede mo nang ilagay ang noodles para malesen ang carbohydrates na kinakain mo. Kaya good talaga ito para sa mga nagda-diet kagaya ko. At ang pinakahuli ay ang soup para sa maginhawang paghigop ng sabaw. For the meanwhile, syempre, enjoy ko muna ang pagkain ko ng shabu-shabu. Ano, gusto mo? Bili ka. Hindi, joke lang. Meron nga pala akong itchismis sa inyo. Isang post sa Facebook ang nag-viral kamakailan lamang patungkol sa mga Pilipinong nagti-take out ng ice cream. Oo, ice cream. Dito kasi sa Taiwan, kapag papasok ka sa shabu-shabu restaurant, libre lang ang ice cream para kasi nilang previous lang yon. Meron din silang libreng iced tea o ano mang klase ng inumin. Pero parang previous lang yon. Kaya, watching Tadyahal, everyone.